prestayo. Tunay na galing ng Pilipino, ibalita sa buong mundo. Nag-iiba at walang katulad, praise by the cross, tayo ay na ako dahil alam ko na punong-puno tayo ng inspirasyon at gigil na ang lahat. Kaya naman, gawin na natin to the highest level ang inspirasyon na magmumula sa susunod natin na napakalupet na kabaitaan speaker na ito. Excited na ako. Sobra excited na ako dahil gusto ko manggigil ang lahat, ma-charge up ang lahat, and take control of your dreams. Yes, excited na ba kayo? Ako din, excited na. Kaya naman ko, excited ka na. Sabihin mo, power, comment down. Comment down below doon sa ating chat box. Yes, dahil nandito na ang ating malupit na speaker. He is a dedicated and motivated kabaitaan leader. Sa kwento niya, ma-e-inspire kang talaga. He is the currently top 8 Kabaitaan Network Builder Awardee during our 19th anniversary last January 8, 2021. Please welcome the very charming Mr. Christian Alcorcon. Ayan, so great morning Luzon, Visayas, Mindanao, saan man po tayong panig ng mundo. So syempre po, lagi po nating tandaan na kahit ano man pong sitwasyon o panahon, ayos lang yan. So syempre, hindi man po tayo magkakasawa personal, pero salamat po pa rin po sa Diyos. Bakit? Nararamdaman po namin ang inyong pagmamahal at syempre, mahal na mahal rin po namin kayo. At syempre po, bago po ako magsimula, nagpapasalamat po ako sa mga naunang speaker sa akin. Syempre din po, salamat din po Ma'am Sirin. Dahil syempre sa babaeng katauhan nyo po bilang kabataan, talagang isa po kayo sa nagpatunay na hindi lang lalaking kabataan ang may kaya ng First Vita Plus, kundi po kayo mismong babaeng. Pero syempre bago po ako mag-start, syempre shoutout din naman tayo dyan. Shoutout po sa Triple P International. Ayan, shoutout po sa inyo dyan. Ayan, sigurado po ako na naghihiyawan po sila dyan. No, at syempre shoutout din po sa Triple P General Servant International. Ayan, sigurado ako sa mga bawat coordinating center po dyan, talaga na mga nagwawala na po sila dyan. Ayan, no, syempre po shoutout din po sa aking mahal na magulang. Shoutout din po sa aking pong magulang Jun Alcorcon at Ma'am Opaline Alcorcon. Salamat po sa inyo dahil syempre wala po ako dito ngayon sa aking pong kinauupuan at hindi ko po alam itong aking pong ginagawa kung hindi po dahil sa inyo. Pero tulad nga rin po ng katulad po ng sinabi ng iba na nagpapasalamat po sila sa may-ari ng kumpanya, ako rin po maraming salamat po Ma'am Doyi, dahil syempre po talaga naman pong napagbigyan niyo po ulit ako ng pagkakataon na makapang-inspire at makapag-motivate sa maraming tao, lalo na po sa nanonood po ngayon. Ayan, at grabe. Ayan, so syempre po, magpapakilala na po ako. Pangalan ko po, ayan, pakilala na ako. Pangalan ko po, ayan, Christian Tate Alcorcon. Ayan, yung iba, nagalit, yung iba natuwa, yung iba nabwisit. No, so po, tama po kayo. Yang nakikita niyo po ngayon,
ako po yan. So, syempre po, pinapatawa ko lang po kayo. Ako po ang tinugariang Coco Martin ng First Vita Plus. Ayan, so, ewan ko, wala ka nang magagawa. Ako po yung nagsasalita ngayon. Pero syempre, pinapatawa ko lang po kayo. Pakilala nga po ako, sino po ba talaga ako dito sa First Vita Plus? Ako nga po pala si Christian Faith Alcorcon, 18 years old. At naging top 8 kabaitan network builder po, naging top 6 kabaitan network builder, naging top 2 kabaitan network builder, at naging top 2 kabaitan network builder. At isa po ako sa kabataan na nagpatunay po dito sa First Vita Plus na wala po sa bata, wala po sa anong edad, basta't may pangarap ka sa buhay, pwedeng-pwede mong makuha ang pangarap mo kahit bata ka pa lang po. Young Millionaire o First Vita Plus. Kaya kapatid, kung bata ka man ngayon, ano man ang edad mo ngayon, mas matuwa ka. Huwag kang mainggit sa labas na kung iba nagpapakasarap sa buhay, nagpapakasarap sa ginagawa nila, huwag kang mainggit. Mas sa'yo nga sila dapat mainggit. Bakit? Eh partner, bata kang nagsimulang mangarap, bata kang nagsimulang mamulat sa buhay. Sigurado ko, mas bata kang aasenso dito sa First Vita Plus. Katulad ko po, bata po ang nagsimula. Kaya wala po akong pinagsisisihan. Ano naman kung iniinggit nila ako. Huwag kang mainggit kung iniinggit ka nila na sila masaya sa ginagawa nila. Huwag kang mainggit kung sila natutuwa sa ginagawa nila. Habang ikaw naman ay pinagtatawa na nila. Dahil tandaan mo, sa'yo pa rin ang huling tawa. Sa'yo pa rin ang huling halaka. O bakit po? Sige, sila ngayon ang magpakasarap habang bata. Ikaw ngayon ang magpakahirap habang bata. Pero partner, pagdating ng 5 taon, pagdating ng 10 taon, pagdating ng 20 years, eh partner, sila naman yung magpapakahirap at ikaw naman yung magpapakasarap habang bata pa lang. So partner, kaya huwag kang magsisi. Wala kang dapat pagsisihan habang ikaw ay ginagawa mo si First Vita Plus. Dahil partner, kung ako bata na gawa, walang imposible, mas kaya mo rin gawin. Ayan o, pero syempre nakita niyo po, successful na sa buhay. Meron na pong mga nakuhang pangarap sa buhay. Pero sino po ba ako noon? Ayan, so ako po ay dating umaas sa mga magulang. Puro pa pogi sa buhay. Astig-astig sa barkada. Astig-astig sa kung kani-kaninong ibang tao. Pero sa sarili kong pamilya, hindi ako astig. Di ba nakakaawa ang magulang ko? Di ba ang kapal ng pagmumukha ko? O yan po yung buhay ko noon. Walang direksyon ng buhay. Yan po yung buhay ko noon na gustong-gusto ko na hindi ko maiwan. Na kahit ano sabihin ng magulang ko, nak, gawin mo to. Nak, tulungan mo kami. Nak, tulungan mo naman kami ng magulang mo. Pero hindi ko po sila pinapakinggan. Bakit? Ang hirap mong iwan ng barkada. Pero dumating po sa buhay ko na nakita ko yung mga magulang ko nahihirapan. Na habang tuwang-tuwa ako sa ginagawa ko, na habang masaya ako sa ginagawa ko, na habang masaya ako pag-uwi ko, pero nakikita ko yung mga magulang ko pag-uwi ng bahay nahihirapan. Nakikita ko yung mga magulang ko hirap na hirap sila sa buhay. Nahihirapan sila, nagugutom, napupuyat. Nahihirapan sa buhay, puyat na puyat, namamayat. Pero sabi ko, no, dumating po sa punto na awa po ako sa mga magulang ko. Pero hindi ko alam kung paano ako makakatulong. Pero naisip ko, susubukan kong may gawin para makatulong sa mga magulang ko. Good news po, ginawa ko po ang First Vita Plus. No, talaga naman po, mukha pa rin pong adik, mukha pa rin pong tambay. Pero ayos lang, ginawa ko po. Oo, nahirapan ako. Oo, nagutom ako. Oo, no, napuyat ako. Oo, naulanan na. Lahat ng nararanasan mo ngayon, naranasan ko po yan. Opo. Pero hindi ko na po, sabi ko, 1,000 beses man ako mainitan, 1,000 beses man ako mahirapan. Pero partner, alam mo yung kabayaran po sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko? Yung may mga taong nagtitiwala, yung may mga taong nagkakaroon ng pag-asa, no? Para po yung mga nakukuha ng iba, yung mga nakukuha ko dito sa First Vita Plus, kaya rin din po nilang makuha. Ayan po, unti-unti lumaki ang grupo, hanggang sa ayan lumaki po ang grupo. Grabe! No? At syempre, ang una ko pong kinita dito, 500 pesos. Di ba malaki? Malaking kahihiyan. Oh, 500 pesos, chineki pa. Pero hindi po, joke lang. Alam nyo po, imbis na papanghinaan ako na manitang kinita ko nung umpisa, hindi ako napanghinaan. Mas lalo nga po akong tumibay eh. Mas lalo nga akong tumatag. Mas lalo akong nagtiwala na sabi ko, totoo talaga ang First Vita Plus. Na kahit bata ka, pwede kang kumita. Kaya mas lalo po akong sumipad. Mas lalo po akong nag-effort. Mas lalo po akong tumatag. Kaya alam niyo po, ang ginawa ko, mas hinataw ko po ng hinataw ang First Vita Plus. Kaya po, ito na po ang kinikita ko sa loob ng isang buwan.
80,000 to 120,000 isang buwan sa edad na 18 anyos. O partner, di ba napakasarap? Napakasarap, bakit? Nagbago lang naman ako ng mindset eh. Nagbago lang naman ako ng pananaw eh. Nagbago lang naman ako ng ginagawa eh. Nagbago lang naman ako ng barkada eh. O good news po, no? Yung pangarap ko lang na makatulong sa magulang ko, yung pangarap ko lang na makita ng magulang ko na tumutulong ako sa kanila. Hindi lang po pala yun yung nagagawa ng First Vita Plus, pati sarili mong kagustuhan, pwede mong makuha dito. Ang masarap niyan, ayan po, nakapag-travel go Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe, no? O, biruin nyo po. Hindi naman porkit kung kailang katatanda. Tsaka mga kapasyal, akala ko, tuwan-tuwa na ako kapag kami nakapag-cutting sa school, okay na yun. Nakapag-cutting kami sa labas, sa likod ng McDo, sa likod ng Jollibee. No? May tawag pa nga po kami dyan eh. Jollicod. No? Kasi po, doon po kami gumagawa ng mga kalokohan o mga bagay na kinaiinisan po. Pero syempre, eto po ngayon, hindi lang po pala, hanggang doon lang kami. Salamat po sa Diyos. Bakit? Luzon, Visayas, Mindanao, naiikot na po namin. Hindi para magtrabaho, kundi para mamasyal kasama ang pamilya habang ginagawa ang First Vita Plus. At syempre, hindi po ako nagpahuli sa mga speaker kanina, mga kabaitaan na malulupit, ng mga kabaitaan na nang-inspire. Bakit? Kung sila po nakarating din po sa ibang bansa, ako rin po nakarating din. Ayan po! O ayan po, nakarating na rin po ako ng Hong Kong, Disneyland! O grabe, nakarating na rin po ako ng Korea! Ayan! Anyong hasayo! Ayan! Grabe, akala ko po, no, sa mga TV ko lang makikita na inggit ako na sana nandyan, no po? At ang pangarap ko po nga dati, makapagtapos na pag-aaral para magtrabaho po dyan. O good news po, hindi po ako pumunta dyan para magtrabaho, kundi para mamasyal kasama ang First Vita Plus Family at syempre ang aking pamilya. Salamat po sa Diyos at syempre salamat po sa First Vita Plus. Ayan! At syempre, naranasan mo na bang ma-inlove? No? Yung taong mahal na mahal mo pero hindi ka naman mahal. Di ba masakit? No? O good news. Di ba sa labas crush mo pero hindi ka naman crush? Ako po naranasan ko po na in-love. No? Naranasan kong magmahal, no? Pero naniniwala ako, no? Sa First Vita Plus, hindi lang hanggang mahal yung mahal mo. Hindi lang hanggang crush yung crush mo. Bakit? Naranasan ko pong ma-inlove. Saan? E-bike? O good news, hindi lang po ako na-inlove. Hindi lang po ako, no? Hindi ko lang yung naging crush. Kundi nakuha ko pa, no? Talagang nakuha ko po yung matamis na oo ng e-bike. Grabe, worth 34,000! Grabe po, no? Sa edad po na bata, hindi na po biro yan. Pero syempre, sabi ko, ang sarap talaga magmahal sa First Vita Plus. Sa labas, kapag nagmahal ka, napakasakit, Kuya Eddie. No? Pero dito sa First Vita Plus, kapag nagmahal ka, talaga namang mas nai-inlove ka pa. At ang malapit niyan, nagmahal pa po ako ng iba. Ano pa yan? Ayan! Shawn Mountain Bike worth 116,000! At syempre, no? Talaga naman pong nakuha ko po. Salamat po sa Diyos sa First Vita Plus. Talaga namang napakasarap. Bakit? Ubiruin mo sa batang edad, no, presyo ng mga motor, presyo ng mga ba, ng mga magaganda ng motor. Pero partner, yung pangarap ko, yung mahal kong bike, talaga naman pong nabili ko po. At ito pa, sabi ko, nauulanan ako, naiinitan ako. Sabi ko, no, parang hindi masarap na mainitan, lagi maarawan, lagi nakakaitim, no? Doon ko po sabi ko, gusto kong mangarap, gusto ko pang magmahal, gusto ko pang ma-inlove. Saan? No? Yung masasakyan, yung makinis, no? O syempre, hindi lang po ako nangarap, hindi lang po ako nagmahal. Kung ikaw nagmahal ka, binibigay mo yung buong effort mo, binibigay mo yung lahat ng kaya mo, kahit wala ka na, maibigay mo lang sa kanya. Pero partner, sa bandang huli, iba pa rin ang gusto. Pero good news sa First Vita Plus, na-inlove po ako sa Toyota Wigo! Good news, nag-effort ako! Nag-sakripisyo ako! O good news, salamat po sa Diyos. Bakit? O ayun po, talaga namang nasakyan ko na ang makinis na sasakyan. At syempre, sabi ko, no, ang sarap talagang ma-inlove. Habang nai-inlove ka, talagang nakukuha mo, samahan mo lang ng effort. O good news, sinamantala ko na! Bakit sa labas, no? Syempre, mukhang tambay. Mukhang talagang walang pangarap sa buhay. Ang hirap magmahal,
Bakit hindi ka naman mahal? Eh dito sa First Bite Off, nasamantalahin ko ng magmahal ako ng magmahal. At least kaya kong makuha. Ang masarap niya, nangarap po ako, nagkagusto ulit ako sa Hyundai Accent. O good news po, nag-effort ako at nakuha ko po yung Hyundai Accent. Ayan, at syempre, sumunod na minahal ko po, Toyota Vios. Grabe, ang sarap. Bakit? Sa batang edad po, nararanasan, nalalasap po yung ganyang buhay. Hindi normal. No? Hindi po normal. Bakit? Yung ginagawa nga naman po natin, hindi naman talaga normal eh. Bakit? Yung iba nagpapakasarap, nagpapakalayaw, sinasamantala ang kabataan. Mali po yung meaning, no? Mali po yung pagkakaintindi nila na sasamantalahin daw muna nila ang kabataan. No? Para po sa akin, ang ibig sabihin na samantalahin yung kabataan na habang may buhay ka, habang malakas ka, habang bata ka, samantalahin mong gumawa. Bakit? Darating ang panahon, marami kang gustong gawin sa buhay, pero hindi mo na kaya. Bakit? Kasi po, hindi mo na kaya. Kaya partner, mas masarap, gamitin mo na yung bata mong katawan para sa paghahanda. Ayan, o ano po naging sikreto ko po? E yan po ang naging sikreto ko. Una, naawa. Pangalawa, nagmahal. Yan po yung naging sikreto ko. Bakit? Hindi totoo na sabi mo, Nay, mahal kita. Papa, mahal kita. Daddy, mahal kita. Tita, mahal kita. Ate, mahal kita. Kapag hindi mo nakikita na nagpapakahirap sila, nagpapagod sila, habang ikaw nagpapakasarap sa buhay, tandaan mo, partner, hindi totoong pagmamahal yan. No? Ayan, okay na. Ayan, at ang pinakamasarap niyan, nung nabuo po yung pagmamahal ko. No? Ano po po yung pagmamahal ko dahil naawa po ko? Ano pong sumunod? Sabi nga po sa kante, nang dahil sa pag-ibig, natutong. Anong lumandi? Hindi po, no? Nang dahil sa pag-ibig, natutong magtiis. Nang dahil sa pag-ibig, natuto po akong magtiis. Sayan, no? Kaya kahit anong hirap, kahit anong pagod, okay lang. Bakit? Eh kung ang buhay naman po na naghihintay sa akin, yung masaganang buhay, okay lang po kahit mahirapan. Okay lang po kahit mapagod. O ang masarap po niyan, no, eh ang tanong, gusto mo rin ba? No? Do you want this? O na, English? Iba talaga nagagawa ng First Bite of Class, talaga napapa-English ka? Do you want that? O, di ba? O kumbaga kahit naman hindi natin tanungin, no, isa-isa po, talagang lahat naman ng tao, eh gusto po ng masaganang buhay. Gusto po ng maayos na buhay. O good news po, no, eh sabi ng iba, eh Christian, hindi na namin magagawa yan dahil sa panahon ngayon. Ikaw nagawa mo kasi maganda ang panahon. Hindi po ako naniniwala. No, kung gusto mong gumanda ang buhay mo, bata ka man o matanda, tanggalin mo lahat ng dahilan sa sarili mo. Remove all excuses! No? Bakit? Marami kang hindi magagawa kapag marami kang dahilan. Marami kang hindi magagawa sa buhay kapag puro ka dahilan. Bakit? Hindi ako naniniwala na hindi mo kayang gawin si First Bite of Class sa panahon ngayon. Bakit? Ako nga nagawa eh. Kami nga nagawa eh. Walang imposible. Kung kami nagawa, mas magagawa mo ito. O tinanggal po namin yung dahilan. Nagawa namin. No? O biruin nyo po. Nagkaroon po kami ng triple pre-production. No? Nagkaroon po kami. Dati po, kung saan lang kami pumunta, nandun lang ang First Bite of Plus. Doon lang kami magkakaroon ng kausap. Kung saan po kami nandun, nandun lang ang business ng First Bite of Plus. O good news, kahit nasa isang lugar lang po kami, eh talaga pong ang First Bite of Plus nagpatunay. Ano man ang sitwasyon o panahon, kontrolado ng First Bite of Plus ang sitwasyon. Grabe! O, tinanggal po namin dahilan. Nag-broadcast po kami through YouTube, through Zoom. No? Talaga namang handang-handa po. Ang masarap niyan. Dahil tinanggal po namin ang dahilan namin, ayan po, ang dami po namin nagagawa. TKS program every day. BDF every Thursday. Training every Sunday. Or taking once a month. Team building level 1 level up. At team bonding super level up. O TKS, ano yan? Nandyan po, mapapanood nyo yung mga katanungan, no, na masasagot kahit hindi mo patanong na posible mo ma-encounter sa negosyo ng First Bite of Plus, sa grupo man yan, sa pamilya, nandyan po sa programa ng TKS. At marami pa pang iba kaming ginagawa na hindi na po nakalagay dyan dahil hindi po tayo matatapos kapag nilagay ko po lahat po ng pinagagawa po namin. Pero grabe, yan po ang nagagawa ng walang dahilan. Ayan! Oh, syempre, no? Ayan, lahat ng bagay may dahilan.
parang kayo ng girlfriend o boyfriend mo. Kung bakit kayo nagkakilala, kung bakit kayo naging kayo, kung bakit kayo, no, eh, nagkatuluyan, may dahilan yan. Pero kung bakit kayo naghiwalay, may dahilan din yan. Di ba masakit? Pero partner, naniniwala din ako dito sa First Vita Plus, kung bakit mo nakilala to, may dahilan! Ang kailangan mo nalang gawin, magtiwala ka sa Diyos! Magtiwala ka sa sarili mo! Magtiwala ka sa mga tao na gumagabay at nagtuturo sa'yo at sa nag-invite sa'yo at magtiwala ka sa negosyo ng First Vita Plus. Ayan, ang buhay ay may panapanahon. Minsan para sa'yo. Minsan kahit anong pilit mo, hindi talaga para sa'yo eh. No? Minsan para sa'yo na. Pero ikaw pa rin ang humihindi sa taong mahal ka. Tama mali! Oh, ang tanong mo sa sarili mo lagi, bakit ang dami naman nagmamahal sa akin? Maganda naman ako. No? Kapalit-palit ba ako? Hindi ba ako kamahal-mahal? No? Eh, partner! No? Maraming ganun. Ang dami nagmamahal sa akin, pero sarili kong mahal, hindi ako mahal! Tama mali! Eh, partner, baka hindi kasi yung para sa'yo. No? Baka hindi yun yung panahon mo para sa kanya. No? Eh partner, malay mo. Yung hindi mo kagustuhan, no? Yun yung para sa'yo. Katulad ng First Vita Plus. Di ba ayaw mo to? Di ba nilalayuan mo to? Tama! O good news, naniniwala ko. Ito ang panahon mo. Huwag ka nang magpakipot pa. Huwag ka nang magpa-chusy-chusy pa. Huwag mo nang basterin pa. Anong gawin mo? Mag-yes ka na! Yes, sasali na ako sa First Vita Plus! Yes, aatawin ko na ang First Vita Plus! Yes, hindi ako bibitaw dahil naniniwala ako sa First Vita Plus! Habang may buhay, may pag-asa! Tama mali! Oh, kaya ko, oh ito ha, kaya kong hulaan kung sino ang crush mo. No? Ayan, sa mga nanonood po ngayon, kaya kong hulaan kung sino ang crush mo. Oh, ito ha, ito ha, bigyan kita ng clue. No? May kamay. No? May bibig. May ilong, may mata, pero walang pagtingin sa'yo! Tama mali! Pero partner, naniniwala ako, no? Kaya ko rin hulaan yung pangarap mo sa buhay. Di ba gusto mo ng sasakyan? Di ba gusto mo ng bahay? Di ba gusto mo ng savings? Di ba gusto mo makatulong sa pamilya mo? Di ba gusto mo ng gadgets? Good news! Sa First Vita Plus, hindi lang ang crush mo. Kaya mo makuha ang mga pangarap mo sa buhay. Pero huwag kang mag-alala! Bakit? Nagawa nga ng iba eh. Nakaya nga ng iba eh. Parang pong yung mga may jowa, no? Huwag ka mawala ng pag-asa kung ikaw ngayon wala kang jowa, wala kang girlfriend, wala kang boyfriend. Bakit? Sa may mga jowa dyan, shout out sa inyo ha. Bakit? Biruin mo yung dating crush mo lang. O pero kayo na ngayon. Tama mali. O partner, kaya partner, sa may mga walang jowa, huwag ka mag-alala. Nagawa nga ng iba eh. O sa may mga 3 taon na, 4 taon na, 5 taon na, 10 taon na sa First Vita Plus, pero wala pa rin resulta. Huwag kang mainip, huwag kang mapanghinaan ng loob. Bakit nagawa nga ng iba eh? Tama mali! Anong gawin mo? No? Mabilis lang ang panahon. No? Darating ang panahon, yung dating pangarap mo lang. Eh, kayang-kayang makuha dito sa First Vita Plus. Ayan! No? Naranasan mo na ba masaktan? No? It really hurts ang magmahal ng ganito. Tama! No, it really hurts. Napakasakit, Kuya Hedy. Tama! Oh, tina mo ha, kinausap mo lang yung tao. No, binasted ka. No, ayaw mo na magmahal. Pilig mo, hindi ka na importante. Wala ka ng halaga. Tama, marami dito. Kumakausap sa First Vita Plus, kinakausap yung tao. Ayaw lang niya sa First Vita Plus. Tingin niya, wala nang kwenta ang First Vita Plus. Wala talaga halaga ang First Vita Plus. Hindi! No, sadyang hindi mo lang naipakita o naparamdam ano ang kahalagahan at kailangan niya para sa First Vita Plus. Anong kailangan mong gawin? No? Eh partner, pag-aralan mo, no? Papaano pahalagahan muna sa sarili mo ang First Vita Plus? Kung papaano mo, no? Ano ang kailangan mo sa First Vita Plus? Kung sigurado ko partner, kapag naramdaman mo na 'to, kayang-kaya mo nang iparamdam sa maraming tao. O partner, o sa mga nasasaktan dyan, bakit ka nasasaktan? Kinausap po yung tao, no? Halimbawa, eh kinausap ka. Kinausap mo, kaso, eh binasted ka, no? Eh bakit ka nasasaktan? No? Kasi minahal mo yung taong dapat kajat mo lang! Kung biruin mo, kausap mo lang, eh minahal mo, no? Alam mo partner, huwag kang masaktan, no? Alam mo kailangan mong gawin? Pahalagahan mo muna yung sarili mo.
Hindi ibig sabihin na minahal mo yung tao tapos hindi ka mahal. Hindi ibig sabihin hindi ka na importante. Wala ka ng halaga. Sadyang hindi mo lang naipakita yung halaga mo sa kanya at kung ano ba ang kailangan niya para sa'yo. Anong kailangan mo gawin? Pahalagahan mo muna sarili mo. Mahalin mo muna ang sarili mo. Sigurado ako, kapag naparamdam mo na yun sa sarili mo, kaya mo na rin iparamdam sa taong mahal mo. Malay mo, hindi kayo maging kayo. Bakit? Kasi mayroong iba na siyang mahal. Masakit, di ba? At least mahalaga ka, malay mo, maging magkaibigan kayo. Pero masakit pa rin. Pero malay mo, dumating yung tamang panahon na mawala yun kasi hindi yung para sa kanya, kundi ikaw yung nakita niyang mas mahalaga at kailangan niya sa buhay na habang buhay. Ayan, siyempre yung iba kinikilig na dyan. Pero siyempre, ayan o, oh, ayan ha, o naranasan mo na bang hindi makatulog? O hindi makamove on? No, naranasan mo? O sabi nga sa kante, hindi makatulog sa gabi, sa kaiisip, sa diwa o ikaw ang panaginip. Ano pa sabi sa isang kanta? No? Di mo alam dahil sa'yo, ako'y di makakain. O ano pa? Di rin makatulog. O biruin mo dahil hindi ka makamove on. No? Hindi ka na makatulog, hindi na makakain. No, wag! No, tandaan mo, no? Maraming lalaki o babae dyan. No, hindi para sa'yo, ayaw niya sa'yo eh. Tama le, o marami dito sa First Vita Plus, no? Kumakausap, ayaw lang, kumausap siya ng 10 tao, 20 tao, 30 tao, eh partner, ayaw lang sa First Vita Plus, ayaw niya na rin, hindi makamove on, no? Partner, wag. Bakit? Tandaan mo, no? Maraming tao sa mundo, kung ayaw niya sa First Vita Plus, next! Kung ayaw sa First Vita Plus, next! Kung ayaw sa First Vita Plus, eh din next! O hindi ko sinabi sa mga babae o lalaki, pag ayaw, mag-next ka, magiging babaero ka niyan. Wag! That is bad, no? Kung baka syempre ang sinasabi ko, partner, no? Maraming ibang lalaki dyan. Maraming ibang babae dyan. Tandaan mo, no? Ibibigay din sa'yo ng Diyos yung tamang lalaki, yung tamang babae na para sa'yo, na makakasama mo sa hirap at ginhawa. Ayan! China, charge up! Take control! Lahat ng nangyayari sa mundo, lahat ng sitwasyon ngayon, gawin mo yung sandata para mas lalo kang tumibay. Gawin mo yung dahilan para mas lalo kang tumatag. Gawin mo yung instrumento para mas lalo kang maging masigla. No? Dapat partner, take control. Ikaw ang may control sa lahat ng panahon. Ikaw ang may control sa lahat ng sitwasyon. Hindi pwede na-controlling ka. Bakit? Ang sitwasyon, walang utak. Ang panahon, walang utak. Ikaw ang may utak. Hindi mo pwede sisihin kung bakit wala kang pera dahil pandemic. Hindi mo pwede sisihin ang pandemic kung bakit wala ka pa rin ipon. Hindi mo pwede sisihin ang pandemic kung bakit wala kang naiipon. Hindi mo pwede sisihin ang pandemic kung bakit hindi mo nabibili yung mga gusto mo. Hindi mo pwede sisihin kung bakit hindi ka pa rin nakakatulong sa magulang mo. Bakit? Ikaw ang may hawak ng pangarap mo. Oh, control your emotion. Control your doing. Control your dreams. Control your life. Ikaw ang may control sa lahat ng mga pangarap mo. Ikaw ang may control. No, sa ginagawa mo, dapat control mo ang sitwasyon o panahon sa lahat ng panahon. Para sa lahat ng panahon, may pera ka. Para sa lahat ng panahon, may ipon ka. Para sa lahat ng panahon, kaya mong mabili lahat ng gusto mo. Para sa lahat ng panahon, may yaman ang buong pamilya mo. Ako nga po pala, si Christian Faith Alcorcon. Isa po ako sa makakatulong nyo. Yun lang po at great morning po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos. Grabe, ang tindi talaga. Thumbs up naman dyan guys. Pusuan nyo naman. Palakpakan na may kasamang hiyawan para ay Sir Christian. Grabe, ang tindi ng First Vita Plus. Grabe si Sir Christian. Sobrang charge up. Na-charge up talaga. Napasa na all ka din ba? Yes, again, thank you so much Sir Christian. Powerful talaga, no? Muli, ginising mo na naman ang aming mga natutulog na pangarap ngayon. Gising at gigil na kami. Yes, kaya naman sa inyong lahat, especially sa mga kabaitaan, sa mga bata dyan na nakikinig ngayon, nakatulad ko of course. Tuloy-tuloy lang tayo sa negosyo at walang susuko sa mga pangarap natin. Bakit? Dahil mas madali nating makukuha ang mga pangarap natin dahil nandito tayo sa First Vita Plus! Yes! Sunod sa Mindanao, hawak kamay.
negosyo dito sa produkto ay gagaling tayo, pamilya at buhay, asenso lalo dito na tayo. Fight of love.